Bali ay si medyo ano pa nga siya, talagang kung makita nyo may mga sugat siya, nagkahabulan pa dyan at nagpapalag siya talaga, na sign na talaga hindi rin siya magpapahuli po ng basta-basta. So ano po ba yung classification ng subject person? Well, since na marami kasi naman siyang ano, maraming maraming malaki yung amount, quantity ng drugs na sa kanya, eh kinukonsider siya na high value individual. Ilan sa she sa na recover sa kanya and magkano ang estimated standard drug price value? Oh, kasi ang estimated drug price value natin dito is nasa 900,000 plus. Ngayon ang mga ang na-recover natin sa kanya tungkol sa bypass item is may 29 pieces pa tayo na na-recover na plastic sachet. Mga may mga meron din siyang dalang motor kaya nagta-transport siya from one place to another. At ang tinitignan pa natin dito is kung kami lang ba talaga yung huling transaction niya. Kasi baka meron pa siya, baka naubusan na lang niya, or ito na yung huling transaction niya. Maaring itong buong araw na to, itong gabi na to, meron pa siyang naka-transaction. Sir, ang mga ilang araw pa weeks yung monitoring dito sa Subcursion? Naka 1 month na itong monitoring na to eh. Mula na nakatanggap namin na information na na-engage kaya sa pag-report na ito. Sir, ilan yung estimated gram, sir? Lahat-lahat ng 29 sachet? Kung tignan natin, mga nasa estimate natin, sa mga nasa 140 grams. 140 grams. Okay. Sir, yung motorsiklo, sir, sa kanya din, sir? Hindi eh, nakapangalan yan. Siya, may nakapangalan siya. Siguro, i-reveal na lang natin. Uh-oh. After verification, hindi tayo mag-relay dun sa kung saan. Uh-oh. Kung saan nakapangalan dun sa ORCR. Kasi copies pa yung kwan eh, yung address sa kwan sa ORCR. Subject for validity verification namin yan. At the same time, hindi lang naman yung papel, pati yung motor, yung chassis number, baka may alarm, baka may alarm na yan, or pwedeng car not din yan. Ito madadagdagan definitely yung asunto niya. Major, sa inyong monitoring, ano pong style ng subject person natin at saan yung sa ngayon, hindi natin yan masabi. Hindi ko muna yan sasabihin. Although meron na kami idea, hindi ko na siya masabi ngayon para hindi naman siya maging aware. Ano pa namin yun? I-dig up pa namin. Mostly major, sino-sino pong mga paroksyano niya nito? Sa ngayon, hindi pa rin natin yan masabi. Pero definitely, ayan, malaki yung ano niya, malaki yung mga binebenta niya, kaya siguro hindi lang pwedeng panggamit yan. Yung mga ano na rin yan, mga downline din ang pinagbebenta niya. Sir, itong na-recover niyo sa kanya for dinagyang niya preparation niya, sir? Pwede rin hindi, pero kami naman ng RTDO, kada may mga event na ganyan, ahead of time. Bago ang event, talagang kailangan naming magwatag para siyempre may magsasamantala eh. Habang busy yung mga kapulisan natin sa pagbubantay ng kalye. At sila naman is siyempre gagawa ng paraan para makasalisi. Yan kasi ang guidance ng ating regional director, si Police Minister General Leia Francisco. Okay sir, may mga medics po na nag-responded dito sa kasi ito, kumakita nyo, ang halawak na itong kalye natin. Kung dadalawang tao, hindi kakayanin natin. Kasi parang itong tao, malakas. Kung pwedeng gumagamit siya, isa-subject pa rin natin siya sa drug test. Talagang pumapalag siya, kaya nahirapan din kami dito. Hindi siya nakuha ng patayo, kaya binapa namin yan para mapusasan. Sumisigaw din siya dito sa kalye, kaya nakakuha ng attention dito sa mga resident dito na pahimik na patutunan. Nakita rin natin dito, sir, na tumba yung motorcycle. Oo, kasi tumakbo siya eh. Tumakbo siya dyan sa tapat namin. Kaya nag-resist siya. Tumakbo, nung nahawakan, nag-resist. Patuloy na nag-resist. Sa dami lang namin, operatiba, mga pagandaan. Kaya hindi na rin siya nakalala. Okay, sino yung subject person natin? Yung subject set? Ang subject natin ngayon is si Rogelio Evangelista.
Rogelio Evangelista. Taga San Jose. Saan po sir yung nahuli? Ano, oh, nahuli natin siya. Ano siya? Mag-12 o'clock na ngayong ngayon. Sa mga 11 past 11 na. 40 years old at saka tiga ano siya, tiga Molo, Iloilo City. Sir, yung celebration ng Dinagyang 2023, lalo na ngayon na isa sa mga high value individual ang nahuli ng Regional Police Drug Enforcement Unit 6. May mensahe kayo sa mga nag-engage pa rin sa illegal na droga dito sa may Iloilo City? Basta sa amin naman, hindi naman kami titigil. Siyempre, ang mga inibabaw dyan, siyempre, kung ano yung batas. Basta hindi kami titigil dyan, di nasa kanila kung magtuloy pa rin sila. Pero definitely, lalo naman kami, hindi naman kami titigil. Magtuloy-tuloy pa rin sila. For this accomplishment sa Police Major, marami pong salamat. Maraming din salamat. Sir, maraming salamat. Congratulations. Okay, thank you rin. Sige sir. $20,000 distrito sang Mulo pagkatapos ng isaya ka high value target sa pagbaligya sang illegal nga droga ang arestado sa subong aga. Ako naman ang kabisadong Bunisong Bingo, basta balita kag serbisyo publiko, Radyo Bistado.